yung ano. Oh. So ayan guys, nandito na tayo sa kanyang munting kubok. Ayan, makapasin nyo, tingnan nyo area natin. Ano. Yan po ay pang 100 heads lang po yan. So, syempre sisimulan po natin. Tulad niya, wala po kaming experience pare-parehas. Kaya, sisimulan niya po muna sa maliit na, ano lang muna, mga 100 heads. Wala pa! Okay, ulit. 1, 2, 3. Sir, ito pong ginagawa nyo, yung costing po sana namin, gusto namin malaman. Magkano na po nagagastos nyo dito sa ano, pagpagawa nyo ng kubo na ito? Yung kubo na to, ano, ang budget talaga dito is 10,000. Kasi sa nipa, sa libor, pakyo yung libor nito eh. 3,700 agad. Yung pamusti pa. Tapos yung nipa. So, abot talaga siya. Abot ng 10,000. Yung cage po, magkano po yung ganyang cage? Yung cage, ang bayad ko nito kasama transport, nasa 7,000. 7,000 dito na po sa lugar nyo? 17,000 pesos. 70,000? 1,700. Pangilanan po itong ano, yung manok, ano? Yung cage ko, ito isang set to siya. Sa isang set, meron siyang 46 heads. Tapos yung ito pa, yung isa, 46. Then sa dalawang set is magkano? 48. So, sa dalawang 96. Set is 96 heads. Pero yung in order ko, 100 heads. So, yung apat, gagawan ko na lang ng kulungan. Kasi sa isang ano nito, kulungan, ito, apat lang yung pwedeng ilagay dito na manok. Ah, so ito. Yung mga, ano, ito, ready ito, to lay. Ito. Ilang tanggal ba ito? Parang, ewan ko, ilang metro to? Ah, metro ito natin, metro. Ayan siya. 1 feet. Ano yan, lang? 46 centimeter. Yung manok naman na ilalagay dito. Yung ready to lay na ano siya, 15 weeks old is ano, ang timbang niya 1 kilo lang naman eh, kaya kasyang-kasya lang siya. Tapos pagka lumaki-laki na siya ng 1 year, balak namin gawa pa ako ng ibang kulungan para makagalaw talaga siya na masyado, para yung production niya is maganda pag mas maluwag. Bali, ayun, ba't hindi po naka-setup? Ano po yan? Ina-assemble pa pala yan? Under ano pa to? Pinatapos pa na yung assemble pagkatapos nung bubong na yan. Ito na, assemble na namin to lahat. Mayroon pa mag-assemble yan? Hindi naman. Dali lang naman to, parang cage lang to ng aso eh. So yan, nakakumuha po tayo ng sample ng itlog para malaman natin kung paano ito gumugulong. Tsaka yung magkagandahan itong kulungan pag may mga alaga ka ng manok. So andito ulit si ati, andito ulit si andito ulit si Pari Merson para idemo sa atin kung halimbawa meron ng itlog. Gulong na? Kunyari, dyan yung apat na manok tapos ng itlog yung manok, anong mangyayari sa itlog? Yan na, gulong. Sige daw? Basag. Whoop! Buti hindi nabasag. Magkalayo! Basag yan! Hindi, kasi yung ano, malambot-lambot ba yon? So medyo ano siya, yung elastic siya ba, flexible. Ay, yung bagong ano? Tumitigas na lang yon kasi nahahanginan. Paano yung tae niya? Kunyari, dyan yung manok, paano yung tae? Tapos laglag rin natin ito, kunyari ito ang tae. Wag, wala tayong pangamuno dyan. Ito, lalaglag na yun siya dyan. Eh, dito yung manok eh. Rin, walang sabit yan. Diretso rin pala. Pero yan guys, dumako naman tayo dito sa pag-assemble ng ating kulungan. Kung mapas nyo itong bakal na ito, parang sa tingin ko madali man lang siyang gawin. 9mm yung kapal ng bakal. Bale, ito yung first floor, ito yung second floor, tapos dito naman po yung third floor ng manok. Yan, tapos kung mapansin nyo, kinabit na namin yung sa baba, at dito naman kinakabit namin yung sa taas. Mapapansin nyo yung pang ilalim niya, yan, may pang ano siya, yung gulungan ng itlog. So, ang ginagawa dyan,
binubuo namin muna yung sa baba at saka yung sa taas. Sa pagkabit naman yan, tatalian lang po yan ng cable tie. Yan po. Bali, wala na pong kahit anong martilyo dyan. Basta yan lang po yung ating cable tie. Ayan, ipapakita natin sa atin. Oh. At alam nyo po, mas magandang gawin ito pag may kasama para po may tagahawak kayo, para po makatipid kayo sa cable tie. Tapos ito naman po yung ating sidings. Bali, ito po yung naghahati ng ating kulungan. Tulad nyan, kung may tagahawak po kayo sa sidings, yung bali yung cable tie na gagamitin ninyo, ayan, ay diretso na. Talagang magkasama na yung sidings pati yung flooring. Guys, yung flooring pala, ang kaibahan niya sa ibang cage, kasi nung binuksan namin ito, parang nalilito kami, pero yung flooring lang ang hindi nakakalito kasi meron siyang sa ano, wave, yung parang wave na para hindi malaglag yung itlog. So ayan, dito naman tayo. Ito naman po yung sa likod. Ang gagawin po, ang palatandaan po niyan pag nasa likod is yung dalawang magkadikit na wire sa ilalim. Yan, dyan po yan. Pwede po yan yung second floor. Pwede rin po yan sa gilid. Pwede po yan magkapalit-palit. Basta, pero ang hindi po pwede magpagpalitin dyan ay yung siya po ay sa likod. Then yan naman po yung ating divider. Yung ating tinatawag na sidings. Ang palatandaan po niya yung parang may saluhan ng feeder. Yan. Yan po. Pwede po yan dyan. Pwede rin po panghati sa gitna. So, yan po yung pinakagilid niya. Tapos yung ito naman po yung ating likod. May dalawang magkadikit po siya na ano sa ilalim. Yan. Mas maganda kung may talagang kasama tayong gagawa nito para may naghahawak po habang tinatali. So yan, pagkataas natin may tali yan, doon naman po sa kabilang dulo, itatali lang din po yan. Then yung ating sidings, basta ganun lang po, puro tali lang po ang gagawin dyan. So para hindi kayo malito, kung para hindi nyo po mapagpalit-palit, magpapakita po ako dito ng picture para malaman nyo po kung saan yung ano. So ito po yung palatandaan. Yan pong sidings, mayroon po siyang saluhan ng feeder. Tapos ito naman pong susunod, ito po yung top sa taas po ng cage. May dalawa po siyang suksukan ng pintuan ng ating cage. Tapos ito naman pong susunod ay yung ating back. Yan po yung palatandaan niya. May dalawa po siyang bakal na magkadikit sa ilalim. Bali, yan po yung sa likod ng cage. At ito naman po yung ating harap. Makapansin niyo, may dalawang butas po yan. Dyan po dumadaan yung ating manok. Bali, ang ano po dyan, yung dalawang butas, pag kinabit niyo po yan, siya po yung nasa taas. Yung butas po nasa taas. Tapos yung pangarang po nasa baba. So yun, para hindi po tayo magkandalito-lituhan sa pagbuo. Kasi po nung una po namin makita yan, talaga pong nalilito po kami. Kaya gumawa po ako ng video para ma-share ko po sa inyo, para kung sakaling kayo naman po ang magkaroon ng interest na gumawa nito, ay hindi po kayo malitong gumawa. At sana'y makatulong po ito sa inyo. Yan, tapos na. So tapos na po yan, nakita natin, no? Bali, tinali-tali niya lang po yan. Pero yan, ngayon, hindi niya pa tinatali yung harap. Dan na to? O, tapos ikakabit natin yung ano? Takip. Hindi, yung ano. So, ito yung naman yung takip. O, yan po yung tsura ng takip niya. Ano dito lang yan. Po, sa salpak dito. Ito rin yung ano, dito. Tandaan lang. Yung takip sa butas. So yan guys, oh, yung pantakip natin sa butas, dyan po dumadaan yung ating manok. Yan, kaya pagka dumating na, bali yan na po yung pinaka-gate niya. Then ano na, ito naman. Paano nalagay ito? Yung ano? Feeder. Oh yun. Ulit. Para makita ng mga viewers natin. Oh, dyan, pasok. Okay, pasok. Pasok.
Ano man dyan. Ah, pumasok. Tandaan lang. Pasok na dyan. Oh. Ah, tapos yan. Ano? Tapos saka natin. Ibibend. Oh. Nakita nyo. Napakagaling. Napakalupit. Na guys, dito na tayo. Mapapansin nyo nakabit na yung tubo. Tubo, busina. Mga bayan. Ayan, mga mapapansin natin. Itong nakatali lang din ito na. Guys, itong tubo, bubutasan nyo lang siya nung ganito kalaki. Bali, pagka nabutasan nyo na siya, papasok nyo lang ito sa butas. Tapos i-clip nyo lang po siya ng ganyan, oh. Yan, nakalak na po yan. Pag clip po ng ganyan, nakalak na po yan. Tapos yung ating pong mga manok ay inom na lang po dito sa tinatawag po nilang nipple. Bali, automatic na po yan. Yung mga manok na RTL, kabisado na rin na po nila yan na dyan po sila iinom. So, guys, dito na tayo. Medyo nahirapan lang kami dito kasi may mga leak. So, itong ginawa namin na to, yan, sinunog lang namin mga tubo pagka ano na. Ito yung ano natin, ligyan natin ng goma para tumagong. Hindi tumagos yung ano, yung tubig. So, ayun, nakakaroon ng problema doon. Meron siyang leak. Saan yung ano, hawak sa kulungan, yan. Ayan, mapapansin nyo. Ayan na yung tubig. Diyos ko. Wala na to, pag nalagyan to ng pandikit dito sa kabila. So, pag inangat nyo siya dyan ganyan, wala na tubig, yung manok, sige, ingat kung ganun. Saka lang nalabas yung tubig, pag pinindot, oh, yan oh. Oh, pag wala na. So, ito pong takip na to. Ayan, nyo, op. Yan po yung takip. Bali. Yan lang po yung ginawa niya. Kiniklop lang po ito, ito. Unat lang po yan. Ganyan yan. Bali, trim po yan, ganyan. Sisiw na lang nakakapasok, ha? Bali, inangat nila lang ganyan yan. Tapos aw, tinanggal po ng ganun. Wala po yung manok. Ayan. Ayan lang po yan mga sir, mga ma'am. Ayan lang po ang ating case. Oh, oh may itlog siya, oh. So, ayan na po yung ating itlog. Ang ating egg. Penta na na. Brad, para sa pagpapatuloy ng video, ano ba yun? Guys, para sa ano, yung dagdag kaalaman, punta na lang kayo sa YouTube channel ko. Sa pangalan ko po is Melson Junaldo. Yung subscribe po kayo doon, like and comment. Ang title po ng ano, yung about sa RTL is ano, patok na negosyo ngayong pandemic. So, okay. Magkakaroon po tayo ng series doon since beginning hanggang sa mangitlog na marami yung manok natin. Lalagay na lang kami ng link sa description box para madali mapuntahan yung channel ko. Salamat! Ayos ka, sosyo! Ayos!